At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang... Sampung misteryosong bagay at nilalang na nadiskubre sa Amazon Rainforest. Mula sa misteryosong estruktura hanggang sa halimaw na nakita sa kagubatan. Handa ka na ba malaman ito? Kaya, simulan na natin. Number 10. Misteryosong geoglyphs. Hindi lamang nilalang at natural na itsura ng karikasan ang maaari nating matuklasan na kakaiba sa loob ng kagubatan ng Amazon. Dahil matatagpuan din sa lokasyon ito ang mga kakaibang bagay na nabuo dahil sa kagagawan ng mga tao. Ang isa sa mga halimbawa nito ay ang mga geoglyphs na sinasabing binuo ng mga sinaunang tao na dating nanirahan sa lugar. Ayon sa imbestigasyon ng mga eksperto patungkol sa mga geoglyphs, ito ay dating lokasyon kung saan isinasagawa ng mga sinaunang tao ang kanilang mga ritual at seremonya para sa pag-aalay at pagdarasal sa mga Diyos na kanilang sinasamba. Ayon pa sa pag-imbestiga ng eksperto na si Graham Hancock, ay dating isang kapatagan lamang daw ang Amazon na sadyang nalalayo sa malalago nitong kagubatan sa kasalukuyan. Dahil ang mga geoglyphs na matatagpuan dito ay kumpletong nakaukit sa sahig ng lugar na imposibleng magawa ng sinaunang tao noon kung sakaling mayroon ng nakatanim na halaman sa lugar. Ang kapatagan na dating matatagpuan sa Amazon ay nagsilbing tirahan ng mga sinaunang tao na umaabot ang populasyon mula 500,000 hanggang 1,000,000 na nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang sibilisasyon na ninirahan dito noon. Number 9. Sikretong Tribo. Ang malagong kagubatan ng Amazon ay hindi lamang nagtatago ng mga kakaibang halaman at nilalang, kundi pati na rin ang masikreto at misteryosong tribo ng mga tao na sa kasamaang palad ay hindi pa nagagawang matuklasan na mapag-aralan ng ating mga eksperto. Ang isa sa pinakamalaking proyekto na ginawa nila para maimbestigahan ang mga tribo na ito ay naganap noong 2010. Kung saan, napag-desisyon ang gumamit ng eksperto na si Jose Carlos Morales ng isang eroplano para maobserbahan niya mula sa kalangitan ang kagubatan ng Amazon at makita ang grupo ng mga tao na naninirahan dito. Ang pinakaunang pagkakataon naman na nakipag-communicate ang mga eksperto sa tribo na ito ay naganap noong 29 ng Hunyo taong 2014, kung saan tuluyan na nilang nagawang makipag-usap sa mga ito at matanong sila sa kanilang paraan ng pamumuhay na labis na naiiba kumpara sa mga ordinaryong mga tao. Bago tayo magpatuloy sa ating listahan, gusto ko munang ipakita sa inyo ang litratong ito na nakuhanan ng mga eksperto habang nag-iimbestiga sila sa loob ng kagubatan ng Amazon. Nang napadpad sila sa bandang ilog, meron silang natupasan na kakaibang nilalang na nagdulot para mapakamot sila sa kanilang ulo. Dahil makikita sa larawan na ang mga nilalang na ito ay parang mga ibon na nabubukot tangi sa lahat. Meron silang mukha na kulubot at bugok na parang tao na nagbigay sa kanila ng nakakapamilabot na itsura na sisindak sa kahit na sinong makakakita. Ano kaya ang nilalang na ito? Number 8. Kumukulong ilog. Dumako naman tayo sa parte ng Amazon na nasa bansang Peru. Makikita sa lugar na ito ang kakaibang ilog na kung tawagin ng mga residente ay siya na ay Timpishka o La Bomba. Sinasabi na ito ang natatanging kumukulong ilog sa ating planeta. Ang kakaibang ilog na ito ay matatagpuan sa loob ng Huanoco High Forest, kung saan nakatira ang grupo ng mga tao na kung tawagin ay Asha Ninka. Naniniwala sila na ang ilog na ito ay teritoryo ng mga nilalang na kung tawagin ay Yakumama, isang dambuhalang sawa na kilala nila bilang the mother of all water. Kung mabibisita ka sa lugar na ito, ay sigurado na hindi mo gugustuhing lumangoy sa ilog na ito dahil umaabot sa 210 degrees Fahrenheit ang temperatura ng tubig na halos doble ng temperatura ng tubig na kinakailaman para sa pagtimpla ng tsaa na nasa 130 Fahrenheit lamang. Kaya hindi maitatangging agad na malalagaan kahit na sino na minalas na mahulog sa ilog. Ang Shanay Timpishka ay nangangahulugang boiled by the heat of the sun. Pinaniniwalaan ng mga tao na kumukulo ito dahil sa init mula sa araw. Pero paliwanag ng mga eksperto na ang tubig sa ilog na ito na umaabot sa 25 metro ang lapad, lalim na 6 na metro at 6.2 kilometers ay dahil sa geothermal vent sa ilalim nito na nagdudulot para 24 oras na kubulo ito.
Number 7. Mamahaling medisina. Hindi na bago sa ating kaalaman na sadyang napakaraming mga halaman sa ating planeta na nagagamit natin sa paggawa ng mga medisina. Kung saan isa na rito ang gamot na aspirin na nagbula sa willow tree at poplar. Dahil sa iba't ibang uri ng halaman na pwede nating matagpuan sa loob ng kagubatan ng Amazon, hindi na maitatanggi pa ng kahit na sino na sadyang napakaraming mahahalagang gamot ang maaaring magawa natin mula rito. Ayon sa imbestigasyon ng mga eksperto, ay umaabot sa 130,000 different species ng halaman na maaari nating makita sa loob ng kagubatan ng Amazon. Pero tanging 5,000 lamang sa mga ito ang maaaring gamiting lunas sa masasamang nararamdaman ng mga tao. Habang 2,470 naman ang pwede nilang mabuong produkto. Nagpapakita lamang kung gaano kapambihira ang mga gamot na maaari nating magamit sa larangan ng medisina. Kaya hindi na maitatanggi pa ng kahit na sino sa atin kung gaano na lamang ito kahalaga. Ang dalawa sa kakaibang gamot na nakukuha mula sa mga halaman sa Amazon ay ang Blood of the Dragon, na tawag sa dagta ng punong croton, at ang tinatawag na Old Man's Finger, na sinasabing mabisang lunas para sa ear infection. Number 6. Bird-Eating Spider. Kung bibisita ka sa kagubatan ng Amazon, sigurado na hindi lamang iba't ibang uri ng halaman dito ang gugulat sa iyo, kundi pati na rin ang kakaibang nilalang na dito mula matatagpuan. Isa na rito ang Goliath Bird Eater, na umaabot sa 170 grams ang timbang. Ito ay nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang kanyang pangangatawan. Maliban sa tambuhalang sukat, ay naiiba rin ang Goliath Bird Eater sa ibang mga gagamba. Dahil kaysa gumamit ng sapot para manghuli ng kanilang mabibiktima, ay nag-aabang sa sahig ang gagamba na ito, na parang isang sawa. Kung saan, papainsekto, daga o ibon man, ay kaya nilang kainin at duwing biktima. Kung titignan ng maigi ang itsura ng Goliath Bird Eater, ay agad mong mapapansin na sadyang mabuhok ang kanilang mga binti, na sinasabing mas makakatulong para maging sensitibo sila sa kanilang paligid. Kung makarandam sila ng predator na magtatangkang muli sa kanila, ay agad nilang gagamitin ang isang tangkal na haba ng mga pangil para hagatin ang kanilang mga kalaban at pasahan ito ng kanilang neurotoxin na kayang patumbahin at ilagay sa peligro ang kahit na sinong minalas na umatake sa hagambang ito. Number 5. Dambuhalang sawa. Ang pinakaunang nadiskubre ng mga eksperto sa Amazon ay ang dambuhalang sawa na kung tawagin ay anaconda. Sobrang sumikat ang nilalang na ito dahil sa pagtampok sa kanila sa mga pelikula. Ang mga anaconda ay naninirahan sa loob ng Amazon na naging dahilan para magkaroon ng kakaibang tribu sa lugar na ito na tila ba naging eksperto na pagdating sa panghuli sa mga ito. Kagaya na lamang ng mga Warani Warriors ng bansang Ecuador na sinasabing katulong ng mga eksperto sa pag-imbestiga sa loob ng Amazon. Ang mga Warani ang responsable sa paggabay sa kanila at paghuli sa anaconda, habang ang mga eksperto naman ang magsusuri at mag-aaral sa hayop bago ito muling palayain. Ayon sa imbestigasyon ng mga eksperto, ay meron ng nahuling anaconda na may haba na 17 talampakan ang mga Warani na maswerte nilang naimbestigahan at napag-aralan ng malapitan. Kung hindi nahuli ng tribu ang mga hayop na ito, ay hindi maitatangging walang kahit na sinong tao ang kayaning lapitan nito. Number 4. Poison Dart Frog. Kung nakamamatay na laso ng ating pag-uusapan, ay siguradong wala nang makakatalo pa sa mga poison dart frog. Sa kadahilanan na kahit pa merong maliit na sukat ng pangangatawan ang nilalang na ito, ay hindi sila dapat maliitin ng kahit na sino. Dahil ang kanilang balat ay parating nababalot ng napakarakas na lason na kayang patumbahin ang kahit na sinong minalas na madakit rito. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ay sapat ang lakas ng lason sa balat ng poison dart frog para pumatay ng 20,000 mga daga na sinasabing nagagawa nila dahil hindi lamang ordinaryong lason ang meron sila, kundi pinagsama-samang toxins ito na nakuha nila mula sa mga insekto at halaman na kinakain nila. Dahil sa maliit na sukat ng palakang ito na mas maliit pa kumpara sa mga daliri ng mga tao, ay sigurado na mapapadasal na lamang ang kahit na sinong eksperto na hindi sila madikit dito habang naglalakbay sila sa loob ng Amazon. Number 3. Electric Eel. Ang isa pang nadiskubre ng mga eksperto sa kagubatan ng Amazon ay ang nilalang na kung tawagin ay Electric Eel,
na kayang maglabas ng boltahe ng kuryente, na ang katumbas ay 650 volts, na halos triple ng lakas ng boltahe sa ating mga saksakan. Na sinasabing nagsisilbing proteksyon at panlaban ng hayop na ito mula sa iba't ibang mababangis na nilalam na nakakasalamuan niya sa kalikasan. Ayon sa pag-aaral ng eksperto patungkol sa nilalang na ito, ay meron daw silang tatlong organs sa loob ng kanilang katawan na naglalabas ng magkakaibang lakas ng boltahe ng kuryente. Kaya nakokontrol ng hayop kung gaano lamang kalakas ang kanilang nailalabas, dahil ang paggawa nila ng malakas na kuryente ay nadudulot rin para manghina ang katawan nila na posibleng maging dahilan para hindi sila makatakas sakaling may umatake sa kanila. Number 2. Pink Dolphin. Ang nilalang na kung tawagin ay Pink River Dolphin ay agad mo makikita dahil sa kanilang pangalan. Kung saan isa silang dolphin na naninirahan sa ilog at merong balat na kulay pink. Pero hindi lamang dito nagtatapos ang lahat ng impormasyon na kailangan niyong malaman patungkol sa hayop na ito. Sa kadahilanang tinatawag din silang dilam boto ng mga taong naninirahan sa Amazon. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, napagalaman nila na ang Pink River Dolphin ay ang kasalukuyang pinakamalaking uri ng freshwater dolphin sa ating planeta. Na maniwala ka man sa hindi ay pwede mong lapitan at makalaro na parang ordinaryong mga dolphin. Dahil magaling makihalubilo sa mga tao ang uri ng dolphin na ito, na madalas raw makita ang lumalamoy malapit sa teritoryo ng mga tribu sa pag-asa may mahanap silang makakalaro dito. Number 1. Albino Jaguarandi. Ang Jaguarandi ay uri ng nilalang na malapit na kalahi ng mga jaguar. Kung saan, kilala ang hayop na ito ng mga eksperto dahil sa kanilang maitim na kulay na kanilang ginagamit para makapagbalat tayo sa kagubata. Pero alam mo ba na merong natuklasan ang mga eksperto na Jaguarandi na kesa itim ay merong maputing balahibo? Ito ay ang Jaguarandi na nahuli ng mga eksperto sa parte ng Amazon sa bansang Colombia. Ang Jaguarandi na kanilang natupasan ay merong kondisyon na tinatawag na albinism. At siguradong hindi makakasurvive sa kalikasan ang hayop na ito dahil hindi sila makapagbalat kayo na magdudulot para madali lamang silang mapansin at makita ng mga predator. Kaya kasalukuyang nasa loob pa siya ng pangangalaga ng mga eksperto. Mataas raw ang posibilidad na hindi na muling palayain ang hayop dahil wala itong tsansa na makasurvive kung sakaling muli nila itong palayain sa kagubatan. Ano ang matagal nang kinatatakutan ng mga scientist na maaaring mangyari sa kauna-unang pagkakataon matapos ang 90 million years. Kaya naman, simulan na natin. Team ay gumamit ng mga scientist ng isang drilling rig para kumuha ng sample ng lupa sa kailaliman ng Amundsen Sea. Matatagpuan ito sa Southern Pacific Margin ng West Antarctica. Matapos nito ay laking gulat ng mga scientist sa kanilang natuklasan. Pero ano nga ba ang kanilang nakita? Sa tulong ng computer tomography ay na-identify nila ang isang uri ng forest soil pollen mula sa unang namulaklak na halaman at maging mga ugat na tinatayang nasa 90 million years na ang edad. Oo, tama ka sa narinig mo. 10 milyong taon na ang nakakalipas ang Antarctica ay maihahalin tulad sa isang tropical paradise at ito din ang pinakamainit na panahon sa ating kasaysayan. Ngunit, panahon din iyon ng prehistoric fire kung saan ay sinisira nito ang lahat ng humaharang sa kanilang dinaraanan. Maaaring nakaligtas nga ang Antarctica sa ganong klase ng kapalaran. Subalit ngayon ay tuluyan na itong nagbabago dahil taong 2015 ay natuklasan ng mga scientist ang isang ebidensya tungkol dito. Ito ay ang piraso ng uling na natagpuan sa James Ross Island sa Antarctica. Sa tulong ng electron microscope ay kanila itong sinuri at natuklasan ng fossils ay mga sinunog na conifers. Ang conifers ay karaniwang mga evergreen tree na may malakarayom na dahon at isa itong uri ng gymnosperm plant na kabilang sa pinakamatandang nabubuhay na halaman. Matapos humiwalay ang Antarctica sa Gondwana sa nakalipas na 60 million years, ay naging isolated ito at unprotected kung saan ang mga kidlat, meteorites pati na aktibong vulkan ang naging dahilan ng pagkalugmok nito. Idagdag pa natin ang high oxygen levels pati na significant quantity ng mga nasusunog na puno na siyang nagpalala sa apoy. Kaya naman, ang mga nilalang na hindi kayang sumisid sa karagatan ay kasama nitong naglaho. Ngunit, may ilan pa din ang nagawang makaligtas sa dilubyong ito. Nang magsagawa ng paleontological fieldwork sa Seymour Island sa Antarctica noong 2013 na 2015, ay natuklasan ng mga siyentipiko ang mga labi ng mosasaurs.
Ang napakalaking creature na ito ay namuhay sa pagitan ng 66 at 82 million years ago, kung saan sila ay naninirahan sa Atlantic Ocean. Subalit, ang kanilang gabi ay hindi lamang natagpuan sa Antarctica. Dahil maging sa North at South America, Africa, Europe at Western Asia, ay nakita din ito. Pero, ang lahat ng nakuwang buto ay hindi lamang nagmula sa Mosasaur. Dahil meron pang nadiskubre ang mga siyentipiko bukod dito. Kaya naman ang malaking katanungan ay ano ang bagay na ito? Taong 2019 ay nakatisod ang mga eksperto ng isang fossil ng isang hindi kilalang nilalang at kahit hindi kompleto ang mga buto nito, ay nagkaroon pa rin ng sapat na impormasyon ng mga ito para i-analyze ang pinagmulan. Ito ay ang archosaur na kamag-anak ng buwaya at dinosaur at pinangalan ng Antarctalax Shuttle Tony kung saan ay pinupulutan ito ang mga amphibians, insekto at mammals na naninirahan sa kontinente. Sa ngayon ay palaisipan pa din kung anong uri ng life forms ang umihiral sa Antarctica. Taong 2021, isang iceberg ang humiwalay mula sa Grand Ice Shelf ng Antarctica na halos kasing laki ng LA. Sa lugar ng pinangyarihan ay nag-deploy ang mga researchers ng isang underwater camera system na tinatawag na OFOBS, o ang Ocean Floor Observation and Bathymetry System. Layunin ito ang mga alat ng datos sa mahigit 100 meters na lapad at mas pinalaki pa ito ng isang sonar sa harap na ginagamit para makatulong sa pag-iwas sa anumang uri ng panganib at para itama ang real-time course. Dito ka ay nadiskubre nila ang isang ecosystem sa ilalim ng ice sheet at karamihan sa mga hayop na matatagpuan doon ay mga anemone. Ang mga organismong ito ay ginugugol ang kanilang oras na nakadikit sa mga bato o sa kailaliman ng dagat kung saan kinakain nila ang mga algae at organic particles na palutang-lutang. Pero hindi na nga ito nakakagulat. Dahil ang mga sea creatures na ito ay matatagpuan din sa iba pang madilim at malamig na parte ng tubig. Sa kabila ng lahat ng ito ay nasurpresa pa din ang mga researchers dahil natagpuan naman nila ang mga sea cucumbers, starfish, isda pati na pugita. Kaya naman palaisipan pa rin kung ano ang nagpapanatili sa kanila para mabuhay dahil nangangailangan ang mga ito ng enerhiya na nagmumula sa araw na siyang napaka-imposibleng makapag-penetrate sa ganito kakapal na yelo. Ang isa pang bagay na gumulat sa mga scientist ay ang resulta ng radiocarbon dating ng mga dead particles ng mga hayop dahil nga nalaman nila na ang mga ito ay patuloy na naninirahan sa huli nga 6,000 taon. Kaya naman ano ang mga posibleng panganib kung muli nating babaguhin ang Antarctica? Isa itong kuha ng mga algae na lumalaki sa ibabaw ng mga natutunaw na yelo. Natuhoy ng mga scientist na ang mga algae ay nakikipag-ugnayan sa maliliit na fungal spores at bakterya at nangangahulugan ito na maaaring mabuo ang isang bagong ecosystem. At ito ay dahil sa pagtaas ng air temperature. Naniniwala ang mga eksperto na ang Antarctica ay immune sa global warming. Gayunpaman, base sa pag-aaral, ang kontinente ay uminit ng higit sa 3 beses na mas mabilis kumpara sa ibang bahagi ng mundo sa uling 3 dekada kung saan ay nakitaan din ito ng pagkatunaw ng malamaking tipak ng yelo. At eto pa, ayon sa ilang ulat, sa pagitan ng 2008 at 2015, ang pagkawala ng yelo ay tumaas sa 36 billion gallons kada taon. Sinabi din ng pahayagang The Guardian na ang pagtaas sa native plant species ay kayang baguhin ang chemical composition sa kalupaan ng kontinente. At kaya din itong baguhin kung paano nabubulok ang mga organikong bagay at papagalin ang permafrost. Kaya naman sadyang napaka mapaminsala sa natitirang bahagi ng mundo kung sakaling ibabalik natin ang berde at luntiang Antarctica. Dahil ang lahat ng natunaw na yelo sa kontinente ay mapupunta sa karagatan at ang water level ay tataas ng halos 200 talampakan. Idagdag pa natin ang mga virus na pwede ring humalo sa katubigan at hangin. Gawin natin halimbawa ang anthrax outbreak sa Northern Russia noong 2016. Dahil sa pagtaas ng air temperature ng mga panahong iyon, ay natunaw ang permafrost. Dito ay nagpakawala ito ng bakterya na naging sanhi ng sakit, kung saan 2,000 usa ang nasawi at napakaraming tao ang naospital. Kaya naman ang malaking katanungan ay ano ang mga paghahanda na dapat nating gawin? At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang...